Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 13. Ang pantas na anak ay nakikinig sa turo ng kanyang ama, ngunit ang manglilibak ay hindi nakikinig ng saway. Ang tao ay kakain ng mabuti sa bunga ng kanyang bibig, ngunit ang kaluluwa ng mga mananalangsang ay kakain ng karahasan. Ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Ang kaluluwa ng tamad ay nagnanais at wala, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Ang taong matuwid ay napupuot sa pagsisinungaling, ngunit ang masamang tao ay kasuklam-suklam at napapahiya. Iniingatan ng katuwiran ang matuwid sa daan, ngunit ang kasamaan ay nagpapabagsak sa makasalanan. May nagpapayaman, gayon may wala. May nagpapakadukha, gayon may malaking kayamanan. Ang pantubos sa buhay ng tao ay ang kanyang mga kayamanan, ngunit ang dukha ay hindi nakikinig ng saway. Ang liwanag ng matuwid ay nagagalak, ngunit ang ilawan ng masama ay papatayin. Sa kayabangan lamang dumarating ang pagtatalo, ngunit ang karunungan ay nasa mabuting pagpapayo. Ang kayamanan na natamo sa walang kabuluhan ay mababawasan, ngunit siyang nag-iipon sa pamamagitan ng paggawa ay lalago. Ang pag-asa na ipinagpaliban ay nagpapasakit sa puso, ngunit pagka ang naisin ay dumating, ito'y punong kahoy ng buhay. Sino mang humahamak sa salita ay mawawasak, ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantimpalaan. Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay, upang humiwalay sa mga patibong ng kamatayan. Ang mabuting pagkaunawa ay nagbibigay ng lingap, ngunit ang daan ng mga mananalangsang ay mahirap. Bawat masinop na tao ay gumagawa ng may kaalaman, ngunit inilalantad ng mangmang ang kanyang kamangmangan. Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan, ngunit ang tapat na sugo ay kalusugan. Ang karalitaan at kahihiyan ay nasa kanya na tumatanggi sa turo. Ngunit siyang nagpapahalaga ng saway ay pararangalan. Ang nais na natupad ay matamis sa kaluluwa. Ngunit kasuklam-suklam sa mga mangmang ang humiwalay sa kasamaan. Siyang lumalakad na kasama ng pantas ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mawawasak. Hinahabol ng kasamaan ang mga makasalanan. Ngunit ang matuwid ay gagantimpalaan. Ang mabuting tao ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay inilalaan para sa matuwid. Maraming pagkain ang nasa pagbubungkal ng dukha, ngunit mayroong nawasak dahil sa kawalan ng kahatulan. Siyang nag-iingat ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig sa kanya ay pinarurusahan siya ng maaga. Ang matuwid ay kumakain hanggang sa ikabubusog ng kanyang kaluluwa, ngunit ang tiyan ng masama ay magkukulang.